Sa pagpapatuloy po ng paggawa natin ng mga video, sa paggawa ng pulseras at saka ng mga earrings, ngayon po ang gagawin natin ay papakita ko sa inyo ay kung paano gumawa ng isang bracelet na yari sa glass beads. Ito po ay flat na beads at ito po ay napakaganda sapagkat ito po ay para bang nakikita nyo ang nasa kabila sapagkat ito po ay yung tinatawag nating transparent. Meron po tayong 24 na beads. Ganito po yun sila. Flat siya. At meron tayong 7 inches na elastic na cord. Meron tayong isang painted na special na beads. Ito po yung magandang para lang sa pagsara ng ating bracelet na kung saan natin itatago ang ating knot at magiging palamuti din po ng ating bracelet. At ito po pinili ko talaga ito isang heart na pendant na may isang kabayong, litrato ng isang kabayo yung po ilalagay natin sa gitna ng ating bracelet. Meron tayong glue at ngayon po susumulan na natin ang paggawa ng ating bracelet. Una po ay tutuhugin natin ng taglalabing dalawang glass and beads ang bawat side. Pagkatapos po ng labing dalawa ng beads natin tinuhog, ilalagay po natin yung ating pendant. At dahil ito ay transparent, minsan po ay napakahirap tingnan ang butas lalo na kung nagre-reflect ang liwanag mula sa labas. Sapagkat ako po ay nakaharap ngayon sa liwanag na kung saan nanggagaling ang liwanag mula sa araw. Lapit na po tayo sa kalahati. Gangin natin 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sa palagay ko po ay tagi 11 lang ito. 22 beads lang. Ngayon lang meron na tayong nalagay na 11 beads. At dyan po ilalagay natin yung ating pendant. Pwede po kayong mamili kung anong pendant ang gusto nyo ilagay. At ngayon po pagpapatuloy natin ang pagtuhok ng naiiwang mga beads. Labing isa rin po yan. Ito isa. Dalawa. Baka sa mga susunod na video po na ipapagawa natin o gagawin natin, gagawa ko ng kaparis na hikaw nito. Itong pareha din po yung beads na gagamitin ko. At para sa so, may katerno siya. Ngayon po malapit na tayong matapos. Itong panghuli. Ngayon po, ito ngayon ang kinalabasan ng ating bracelet. Kita po natin ang pendant. Napakaganda po. Ngayon po, ilalagay ngayon natin itong ating huling beads na malaki. Ilalagay po natin dito sa dulo.
Ganun din po yung isa. Pagkatapatin po natin yung dalawang cord. Magawa po tayo ngayon ng ating knot. Dalawang beses po natin paikutin. Dalawa at hihilahin. Ngayon, pilahin po natin para sa ganun na yung mag-akma sila. Isa. At isa pong isa. Dalawa. Tapos hihilahin po natin siya. Ngayon, pag nalagay natin yung dalawang nating knots, medyo hihilahin po natin ng ganun sapagkat para hindi po siya nasa tension yung ating elastic. Ngayon, ang huli ay ang knot na gagawin natin sa pamagitan ng pag-ikot po sa ating daliri. At ngayon, hihilahin po natin siya. Ngayon. Ngayon, kung gusto po nyo ng mas matipay, minsan pa po, tapos hihilahin po natin. At ilalagay natin sa loop at tilayin natin at medyo tilayin natin ng konti para sa po lumuwag ng konti ang pagkakatensyon ng elastic. Tapos kung may papasok natin ngayon dalawang tulong sa loob ng ating beads. Ngayon po, nakita ninyo na nakatago na. Ayan po, ang ating beads. Ito po ay pambata, kaya maliit po lamang siya. Pwede pong pambata. Ayan po. Ngayon, nalagyan natin ngayon ng glue. Ito po ang finishing touch. Ang glue po na ilalagay natin. Isa pong dot ng glue sa ating knot. At sa paikot po, para sa ganun lahat siya makukover ng glue natin. At sigurado tayong nakasecure ang ating knot. Tapos ilahin natin paloob. Ngayon po, hindi nyo na makikita ang knot nito. Ngayon po yung excess na ng string, yung elastic natin ay ating puputulin. Ito gagamit tayo ng plier at natin puputulin ng excess. Ingat po tayo sa puputol. So natin masyado sasagarin. Ngayon, makikita po natin na wala na yung knot niya. At ito po yung ating finish na bracelet. Dahil po sa elastic ito, at matibay ang klase ng elastic na ginagamit ko, ito po kahit na sa akin na medyo may kalakihan ng aking kakasya po siya. Ito po nyo. Ngayon, ganyan po. So, salamat po sa papanood ninyo ng ating maikling video sa paggawa ng bracelet na ito. Hanggang sa susunod po. Bye-bye.